Panibagong taon, panibagong motor. Alam nyo ba, my dear dudes? Ang taon na ito ang magbibigay ng daan para sa mga pinakamalakas, pinaka-high-tech, at higit sa lahat, pinakamasarap na 400cc sa balat ng Earth. Pwede na! Oo nga, kasi meron tayong confirmed 400cc 285 crank engine. At bago ang inline 4, 400cc na mas malakas pa sa kahit anong 400cc na meron noon at ngayon. Alam ko, eto ang mga motor na inaabangan nyo ngayon. Kaya naman talaga para maging sure balls ang pagpasok ng mga ito sa Pinas, ipakita nyo na ngayon pa lang ang interest natin sa simpleng pag-like and share ng video na ito. Isang paraan ito, mad dudes, para gumawa at palakihin ang demand sa market natin. Na siyang pagbabasayan ng mga motorcycle manufacturer kung magiging maganda ba ang gatasan ng motor nila sa bansa natin. And once you're done, eto, ang limang bagong high-end 400cc na dapat mong abangan. Kasama ang reason why, bakit? Kailangan mo nang mag-ipon-ipon dahil hindi ito magiging mumurahin. Sa kadahilan ng hindi ito budget mill big bikes. Kagaya na lang netong si CF Moto SRC 21, which I'm sure most of you dudes ay familiar na kayo sa concept version, but hindi yan ang topic natin. Dahil ang pag-uusapan natin dito is the upcoming commercial version of the SR450. Yes, ang dami ng mga haka-haka at mga chismis-chismis sa internet na ito daw hindi lang 400cc. Mga at least 650 to almost 800cc daw. But, you know what, my dudes? I personally think na ito ay papalo sa 450 platform. And you know why, bakit? Sa kadahilan ng posibleng ang ginamit nilang makina dito is from the KTM LC8C engine. Yan, yung mismong makina ng Duke 790 and 890. Kasi kung hindi nyo pa nabalitaan, mad dudes, may plano din ang KTM na mag-expand ng 492 cylinder series. And when you say 490 or 390 series ng KTM, hindi yan sakto sa displacement ng motor. So yes, para sa akin mukhang hindi lang ito nagkataon. At para bang joint operation ito ng dalawa. Hindi din bago kasi dati na silang magkasosyo at mapapansin nyo din yan sa motor ng CF Moto na hindi lang nagkakahawig sa design but also shares a lot of similarities in the engine characteristics. At saka meron na din mga leaks and teasers si CF Moto na nagsasabing 450 series daw nila ito. Na may power similar sa output ng CDR500R and the Ninja 400. Which could be around 45 to 49 HP and 39 to 42 Nm of big torque. At hindi lang yan, dahil ang pinaka-hype ng CF Moto dito is plano nilang i-challenge at i-dominate ang market ng 400cc. Kagaya na lang ng ginawa nila sa 250 and 300cc na nakilala natin sa pagiging quality bikes at an affordable price. But dude, huwag tayo mag-expect ng parehong yayamanin specs ng concept version. Kasi kung titignan mo itong special test unit ng motor, madami-dami din ang nabago. Gaya ng ito ay naka-single disc brake lang at nawala na din yung mga lightweight material niya. And if you haven't noticed, hindi na rin visible yung winglets. Pero hula ko dito na magkakaroon ito ng sapat na advanced electronic riding aids gaya ng IMU. Well, sana lang. Ang ganda pa naman ng TFT display. Okay, moving on sa magiging counterpart ng motor, the KTM 490 series. As for this one, my dude, wala pa tayong madaming hawak na impormasyon pera sa inilabas na portfolio product lineup ng KTM na binubuo ng Adventure, Supermoto, Duke, and the RC series. At kagaya ng na-mention ko kanina, this will be a parallel twin to 85 crank engine. Kagaya ng SR450, may power ito na hindi lalayo sa na-mention natin kanina. If not, baka mas malakas pa.
Baka! At kung napanood nyo ang video natin tungkol sa bagong RC390, kung interesado kayo dyan, bibigay ko yung link mamaya. Ang RC390 ni KTM, ang pinakaunang nagkaroon ng 3-axis IMU sa displacement ng sub-400cc. Ito yung para sa mas advanced na cornering ABS and cornering traction control. So most likely ang 490 series natin ay magkakaroon din yan kasama ang bagong TFT display with fully adjustable front and rear suspension. But honestly, man, dude, isa lang yung concern ko sa full-fared RC490. Ito yung kakalabasan ng actual design ng motor. Although kung titignan natin itong hentai image nila sa portfolio, makikita natin dito na medyo mas aggressive ito sa current looks ng RC390. Lalo na yung undertail side-mounted exhaust is... But again, don't expect much. Kasi mukhang pang racetrack fairings lang ito na hindi pa kasama ang headlight at side blinkers. But since meron silang ongoing project with CF Moto at yung naging design feedback ng mga tao sa RC390, well, at least sa ngayon, masasabi kong may something-something to look forward na tayo. Tsaka hindi lang naman design at performance ng motor ang nagpapatibok ng mga edits natin. Napaka big deal daw din ang tunog ng makina na talagang maaasahan natin sa SR450 and the RC490, which is a 285 degree crank. Pero hindi pa yan ang pinakahalimaw na makina sa listahan natin. Dahil meron na tayong dati pang na-confirm na currently in development, 400cc inline 4 engine. So ngayon ang natitirang inline 4 400cc na lang is the Honda CB400 Super 4. This new inline 4 400cc, Matt, dude, ay mas malakas pa sa CB400 or kahit sa mga nakalipas na Super Sport inline 4 noon na sina CB400RR, Kawasaki ZX400, GSXR400, and even the Yamaha FZR400. Ito yung mga carbureted base engines putting out 60 horsepower. Yes, sobrang lakas na niyan even for today's standards. Kaya talagang laking gulat ko nung zoom in ko at may nakita kong 55 kilowatt, 44 newton meters of peak torque. Dude, that's insane! If converted sa horsepower, that translates to almost 74 horsepower! That's bananas! Mas malakas pa yan sa 649cc Ninja 650 na meron lang 67 horsepower. Oh, wait! Hindi ko pa pala napapakilala sino ang gumawa nito. So ang gumawa ng may pinakamalakas na claim for the inline 4 400cc is a motorcycle manufacturer in China na kilala sa pangalang Kolov or also known as Cove. Yes, uunahan na kita, short for COVID. It's the same company na nagpuproduce ng mga big bikes ng Bristol Motorcycle Pelepen na sina Brix Venturi 500 and the Veloce 500. At kung hindi ka pa aware, ang sub-500cc na makina nila is somewhat similar sa makina ng Honda's Parallel Twin 500cc. At hindi pa dyan nagtatapos. Dahil ang pinaka-latest nilang Kolov 302R sport bike happens to have also the similar engine characteristics from the Yamaha YZF R3. You might be saying na nanggagaya lang pala sila ng makina. Well, my dude, that's a yes and no. Like I said, similar sila but not the exact same engine. Ang Kolov ay isa ding malaking MC manufacturer with lots of resources na nagmamanufactured ng kanilang sariling makina at mga motor na dumadaan sa masusing pag-aaral para i-improve ang sarili nilang innovation. At kung talagang naghihintay ka ng inline 4 400cc na may power na kaya makipagkompetensya sa mga middleweight big bikes, then huwag na tayong maging toxic at i-welcome lang natin kung anong lumalabas ngayon, okay? So, paano naman ang mga Japanese brand? Wala ba talagang galawan sa bagong inline 4 400cc nila? Alam nyo kasi, mad dude, ang pre-development specialist sa Big 4, eh medyo mahigpit talaga sila magtago ng dinidevelop nilang motor. Unlike sa tatlong unang na-mention natin. Pero kung usapang Chester Smith,
Ang pinakamalapit sa katotohanan na magkakaroon is the Kawasaki ZX4R. Kawasaki kasi ang brand na walang arte sa current trend o kung ano ang pinakamabentang motor ngayon. Pinupush talaga nila ang limit ng innovation na kaya nilang iproduce. Gaya na lang ng supercharged Ninja H2R. At ang pag-revive nila sa inline 4 screamer, ZX25R. Pero balik tayo sa ZX4R. The only way na magkakaroon yan ay pag nileverage na nila ang ZX25R. Meaning mas papakinabangan pa nila ang platform ng ZX25R sa mas malaking displacement. At hindi lang ito limited for the ZX4R. Sky is the limit kumbaga. We can even expect a Z400R Sport Naked or even Z400RS Sport Retro. How cool is that, Matt? Dude, other than that, wala na akong makitang posibleng lumabas pa this year. But gusto ko pa rin isama sa listahan ang CBR400 Double. Sa kadahilanan gusto ko talagang magkaroon ng Honda ng inline 4 400 sport bike with VTEC technology. But sadly ang mga nasasagap nating update is hirap ngayon ang Honda na pumasa sa current emission standards. Kagaya ng CBR 600 Double, nanganganib din na madiscontinued ang Super 4 nila ngayon unless tatanggalin nila ang VTEC para lang makapag-comply. Pero as of right now, wala pa namang napagdedesisyonan. Kaya naman, calm your tits at maghintay sa tamang panahon. At kung talagang interesado ka sa mga upcoming 400cc at bagong inline 4, pili ka lang ng pipindutin mo dito sa dalawa. At huwag kalimutan mag-subscribe sa channel by clicking right here. And Happy New Year sa inyo, man! Dude, wish ko ang success sa mga plano nyo for this year. Until then, stay safe and ride safe as always.